Ako nga pala si Teacher Glyza. Hi kids! Magandang buhay! It's me, your Teacher Ira! Hi kids! I'm Teacher Gerald! Hello mga bata! Ako nga pala si Teacher Glyden. Hi kids! This is your Teacher Febs. Hi kids! This is Teacher Andrea! Hi mga bata! Ako si Teacher Ardine. Hi kids! Ako si Teacher Cherry. Hi kids! Welcome sa online Sunday School. Ako si Teacher Fea. Hello mga ka-TFC! Welcome back sa new episode ng Time for Christ! Sama-sama tayo umawit at sumayaw para sa ating Panginoon. Tara na! Good morning, kids! Welcome back sa bagong episode ng Time for Christ! Bago ang lahat, tayo muna ay mag-pray. Lord God, marami pong salamat sa araw nito, sa patuloy na pagpapala niyo sa buong namin, Lord, sa paggabay niyo po sa aming mga magulang na nagtatrabaho, at patawarin niyo po kami kung kami ay nagkakasala sa inyong pangalan. Naway, tulungan niyo po kami sa lahat ng gagawin namin. Bigyan niyo po kami ng wisdom and strength na maintindihan iyong salita. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen. Hi! Kapag kayo ay may sakit, ano ang ginagawa ng inyong mga magulang? Kunyari, may sakit kayo sa tiyan. Sakit ang ngipin, nilalagnat. Ginagawa nila, bumibili sila ng gamot at ipinapainom sa inyo. Tapos, babantayan kayo hanggang sa titignan nila kung gumaling na ba kayo o hindi. Pero pag hindi kayo gumaling, anong gagawin? Tama, pupunta na sa doktor para malunasan ang inyong sakit. Gagawin nila lahat para maging mabuti ang inyong pakiramdam. Ngayon, ang Bible story natin ay tungkol sa isang ama na ang pangalan ay Jairo. Mayroon siyang anak na babae na may malubhang karamdaman na malapit nang mamatay. Bilang isang ama, gagawin niya lahat para gumaling ito. Panoorin natin. Ang anak ni Jairo at ang babaeng dinudugo. Makikita sa Mateo 9:18 hanggang 26 at Lucas 8:40 hanggang 56. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinubog na siya ng napakaraming tao.
Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita niya kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagmamakaawa. "Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong niyo lang ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa kanyang sakit at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako." Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya agad sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa aking damit?" Sumabugot ang mga alagad, "Nakikita niyo pong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit niyo po itinatanong kung sino ang humipo ng damit ninyo?" Subalit patuloy na lingon ng lingon si Jesus sa paghahanap sa kung sinong humipo sa damit niya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari at siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang inyong anak. Huwag niyo na pong abalahin ang guro," sabi nila. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, "Huwag kang mawala ng pag-asa. Manampalataya ka lamang." Walang isinama si Jesus noon, maliban kina Pedro at magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga nagiiyakan at nananaghoy. Nooy din, bumangon ang bata at lumakad. At labis na namangha ang lahat. Ang batang ito'y 12 taong gulang na. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos, inuutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ano ang matututunan natin sa story ni Jairo? Sa story ni Jairo, makikita natin kung gaano niya kamahal ang kanyang anak. Gagawin niya lahat para ito ay gumaling. Ganun din ang ating Diyos sa langit. Gusto niya na tayo rin ay mapabuti, na ibigay sa atin ang kanyang best. Ano pa ang matututunan natin dito sa istorya na ito? Siyempre, na sa Diyos walang imposible. Diba? Ang una niyang pinagaling yung babaeng dinudugo, 12 years na no, ang tagal. At ikalawa, yung anak ni Jairo na namatay na nga. Pero, anong sabi ni Jesus? Tama! Na sabi, "Huwag kang mag-alala. Basta, manalig ka lang." Yun nga ang ginawa nung dalawa. Diba sabi nung unang babae, "Mahawakan ko lang yung laylayan o yung damit ni Jesus,
gagaling niya ako. At yung kay Jairo, di ba? Manalig ka lang. At ganyan ang ginawa nila. At sila'y gumaling. Kaya sabi ni Jesus, kung ano man ang kailangan natin o ano man ang pinagdadaanan ng pamilya natin, ang sabi sa atin, huwag kayong mawala ng pag-aasa. Manalig lamang tayo. Para sa artwork natin ngayong araw, tayo ay gagawa ng picnic wear village gamit ang ating makagamitan sa bahay. Una, kakailangan natin ng makukulay na bagay katulad ng art paper o colored paper, o pwede rin natin gamitin ang ating mga crayola. Pangalawa, blue o pandikit na aari natin magamit. Pangatlo, gunting. Kung tayo ay gagamit ng gunting, tayo ay magpatulong sa mga nakakatanda sa atin. Pang-apat, kakailanganin natin ng plastic cups or plastic na kutsara at tinidor. Yun lamang ang ating gagamitin para matapos natin ang artwork natin ngayon. Tayo maging malikhain lamang at tayo ay mag-enjoy sa ating ginagawa, mga bata. Enjoy! Ang lawa at ang mga bangka, ang mga bahay at ang mga puno. Si Jairo at ang kanyang asawa at anak na babae, si Jesus at ang kanyang mga alagad at ang babaeng ginurugo. Ang babaeng ginurugo ng matagal na. Salamat kay Teacher Fean na naghatid sa atin ng panibagong kwento sa umagang ito. Ngayon naman, nasa oras tayo ng ating memory verse. Ating memory verse ay simple pero makahulugan. So, ang ating memory verse ay matatagpuan sa Mark 5, chapter 36. Ang sabi, "Don't be afraid, just believe." Okay? Isa pa. Mark 5:36. Don't be afraid, just believe. Ang ibig sabihin, huwag daw tayong matakot. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Manampalataya tayo at manalig kay Kristo. Yun ang ibig sabihin ng ating memory verse natin sa umaga ito. Okay, isa pa ha. Mark 5:36. Don't be afraid, just believe. Okay? Tayo naman ngayon ay nasa panalangin. Panginoon, tunay nga kami ay mananampalataya at mananalig sa inyong dakilang pangalan. Dahil nasa inyo po ang aming kalakasan, kayo po ang aming pag-asa. Lalo po sa panahon ngayon na maraming pagsubok ang dumarating sa aming bansa. Patuloy lamang po kaming mananalig, mananampalataya sa inyo at alam po namin na hindi nyo kami pababayaan. Maraming salamat sa mga biyaya at inyong mga pagpapala. Muli, ito po ang aming dalangin. Sa matamis na pangalan po lamang ng aming mananakop na si Jesus. Amen! Amen! Hanggang sa muli, this is Teacher Febs. See you again next Sunday, only here at Time for Christ. Bye! I'm not afraid.
Maraming salamat mga ka-TFC. Magkita-kita tayo muli sa susunod na episode ng Time for Christ. Paalam! God bless!